Isang mapagpalang araw sa lahat. Ang aming ihahandog sa inyo ay ang buod ng banag at sikat na isinulat ni Lope K. Santos bilang kanyang kauna-unahang nobela na kanyang isinulat noong taong 1906. At ngayon ay aking ipapakilala ang mga pangunahing tauhan ng nasabing nobela. Ang unang tauhan ay si Delphine. Siya ay ang pangunahing tauhan ng akda. Isa siyang mahirap na periodista, niyakap niya ang ilang sosyalistang ideya kaugnay ng unyonismo at makauring pakikibaka. Pangalawa naman ay si Felipe. Siya ay isang anak mayaman, radikal bagamat tipong anarkista. Pangatlo ay si Manny. Siya ay nakatakdang ikasal kay Delphine na anak ng isa sa pinakamayaman sa Maynila. At pang-apat ay si Tentay. Minamahal siya ni Felipe. Siya ay isang babaeng mahiyain at anak siya ng isang manggagawa. Ang buod ng kasaysayan ng banaag at sikat ay lumiligid sa mga adikain at paninindigan ng dalawang magkaibigang sina Felipe at Delphine. Si Felipe ay anak ng isang mayamang presidente ng isang bayan sa Silangan. Dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga paraan ng pagpapayaman ng kanyang ama at sa kalupitan nito sa mga maralitang kasama niya sa bukid at sa mga utusan sa bahay, ay tinalikda niya ang kanyang kayamanan. Pumasok na manggagawa sa isang panlimbagan at naligaw sa isang maralita, ngunit marangal na dalaga, si Tentay. Samantala, siya'y nakatira sa isang bahay na amang kumpil na si Don Ramon sa Maynila. Ang mga paraan ni Don Ramon sa pagpapayaman, ang kanyang mababang pagtingin sa mahihirap at ang pag-api niya sa mga pinamumunuan ay nakapagpalubha sa pagkamuhi ni Felipe sa lahat ng mayayaman at nagpapatibay sa kanyang pagiging anarkista. Pinangarap niya ang araw na mawawala ang mga hari, punong bayan at alagad ng batas. Ang lahat ng tao ay magkakapantay-pantay at magtatamasa ng lubos na kalayaan at patas na ginhawa sa buhay. Nang pilitin ng ama na umuwi sa kanilang bayan, siya ay sumunod. Subalit, itinuro niya sa kaniyang mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan. Sa galit ng ama, siya'y pinalayas at itinakwil bilang anak. Nagbalik siya sa dating pinapasukan sa Maynila at hinikayat si Tentay na pumisan sa kanya kahit di kasal. Sapagkat tutol siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Delphine ay hindi anarkista kundi sosyalista. Hindi niya hinangad na mawala ang pamahalaan, ngunit katulad ni Felipe ay tutol siya. Sa pagkakaipon ng kayamanan, ilang taong nagpasasa sa ginhawa samantalang marami ang nagugutom, nagtitiis at namamatay sa karalitaan. Tutol din siya sa pagmamana ng mga anak sa kayamanan ng mga magulang. Siya isang mahirap na ulirang pinalaki sa isang ale. Habang nag-aaral ng abogasya ay naglilingkod siya bilang manunulat sa isang pahayagan. Kaibigan siya at kapanalig ni Felipe, bagabat hindi kasing radical nito, nais na Felipe ang maagang pagtatamo ng kanilang layunin, sukdang ito'y daanin sa marahas na paraan. Samantalang ang hangad ni Delphine ay dahan-dahang pag-akay sa mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng ilang mayayaman, sa pamamagitan ng gradual na pagpasok sa Pilipinas ng mga simulain ng sosyalismo. Si Don Ramon ay may dalawang anak na dalaga, at isang anak na lalaking may asawa na. Ang mga dalaga ay si Natalia at Manny. Si Talia ay naibigan ng isang abogado, si Madlang Layon. Ang kasal nila ay napakarangal at napakagastos. Isang bagay kina Felipe at Delphine ay halimbawa ng kabukulan ng sistema ng lipunan na pinangyayarihan ng mayayamang walang kararakan kung lumustay ng salapi. Samantalang libu-libong mamamayan ang salat na salat sa pagkain at sa iba pang pangunahing pangangailangan sa buhay sa tulong ni Felipe noong ito'y nakatira sa bahay ni Don Ramon. At naibigan ni Delphine si Manny. Si Don Ramon ay tutol sa pangingibig ni Delphine sa kanyang anak. Dahil ito'y maralita at ikalawa dahil tahas ang ipinahayag nito ang kanyang pagkasosyalista sa isang pag-uusap nilang dalawa sa isang paliguan sa Antipolo.
Ang pagtututol na ito ay walang nagawa. Nakapangyaring ang pag-ibig hanggang sa magbinhi ang kanilang pagmamahalan. Nang mahalata ni Talia at ni Madlang Layon ang kalagayan ni Mimi, hindi na ito na ipaglihim kay Don Ramon. Nagalit si Don Ramon. Sinakta nito si Manny at halos patayin. Sa amoki ni Madlang Layon, pumayag si Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine. Subalit nagpagawa ng isang testamento na nag-iiwan ng lahat ng kayamanan sa dalawa niyang anak. Si Manny ay hindi pinamanahan. Si Manny ay nagtiis sa buhay marilita sa bahay na pawid na tahanan ni Delphine. Paminsan-minsan kung mahigpit ang pangangailangan, nagbibili siya ng mga damit o nagsasanla ng kanyang mga alahas noong dalaga pa. Ito'y labis na dinaramdam at ikinahiya ni Delphine at ng kanyang ate. Subalit wala naman silang maitakip sa pangangailangan. Sa simula, si Manny ay dinadalo ng kanyang kapatid lalo na si Talia at pinadadalahan ng pera at damit. Subalit, ang pagdalaw ay dumalang ng dumalang hanggang tuluyang mahinto, gayon din ang padalang tulong. Samantala, si Don Ramon sa laki ng kanyang kahihiyan sa lipunan dahil sa kalapastangang ginawa ni Manny at ni Delphine ay tumulak patungong Hapon, Estados Unidos at Europa. Kasama ang isang paboritong utusan, wala na siyang balak bumalik sa Pilipinas. Nakalimutan niya ang pagwasak na nagawa niya sa karangalan ng maraming babae na kanyang kinasama. Ang tanging nagtanim sa kanyang isip ay ang paglugso ng sariling karangalan sa mata ng lipunan dahil sa kagagawa ni Manny. Samantala, nagluwal ng isang sanggol na lalaki si Manny. Sa pagnanais na makapaghanda ng isang salo-salo sa susog sa mga kaugalian, si Manny ay nagsangla ng kanyang hikaw sa kabila ng pagtutol ni Delphine na tutol sa lahat ng karangyaan. Ang ninong sa binyag ay si Felipe na hindi lamang makatanggi sa kaibigan, subalit kontra rin sa seremonyas ng pagbibinyag. Bilang anarkista ay laban siya sa lahat ng formalismo ng lipunan, sa karamihan ng mga pangunahing dumalo. Kumbidado't hindi ay kamuntik ng kulangin ang handa nila ni Delphine. Salamat na lamang at ang kusinero ay marunong ng mga taktikang nakasasagip sa gayong pangyayari. Ang kasiyahan ng binyagan ay biglang naputol sa pagdating ng isang kaligrama na nagbabalitang si Don Ramon ay napatay ng kasama niyang utusan sa isang hotel sa New York. Nang dumating sa daungan ng bangkay, sumalubong ang lahat ng manggagawa sa paggawaan ng tabako sa atas ni Don Filimon, kasosyo ni Don Ramon, na nagbabalang hindi pasasahurin sa susunod na Sabado ang lahat ng hindi sasalubong. Kasama sa naghatid ng bangkay sa Pilipinas si Roberto, ang kapatid ni Tentay na malaunang nawawala. Pagkatapos makapaglibot sa Pilipinas, kasama ng Kastilang kinansalaan niya sa maliit na halaga, siya'y ipinagbili o ipinahingi sa isang kaibigang naglilingkod sa isang tripulante. Dahil dito, nakapaglibot siya sa iba't ibang bansa sa Afrika at Europa. At pagkatapos ay nanirahan sa Cuba at California at sa wakas ay namalagi sa New York. Doon siya nakilala at naging kaibigan ng utusang kasama ni Don Ramon na naninirahan sa isang hotel na malapit sa bar ng kanyang pinaglilingkuran. Si Roberto ang nagsabi kay Felipe na kaya pinatay si Don Ramon ay dahil sa kalupitan nito sa kanyang kasamang utusan. Ang libing ni Don Ramon ay naging marangya kagaya ng kasal ni Talia. Hanggang sa libingan ay dala-dala ng mayamang pamilya ni Don Ramon ang pag-ugali ng karangyaan, ng pananalat at paghihirap ng mga mamamayan. Sa libingan ay naiwan si Delphine at Felipe hanggang sa inabot ng takip silim sa pagpapalitan ng kanilang kuro-kuro at paniniwala. Naalala ni Felipe ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama at utusan ng kanyang ama na sambit ni Delphine ang kawalang pag-asa sa maralitang mga mamamayan habang namamalagi sa batas ang karapatan ng mga magulang na magpamana ng yaman at kapangyarihan sa mga anak. Nagunitan nila ang laganap na kamangmangan at mga pamahiin ang bulag na pananampalataya.
kakailanganin ang mahaba at walang hanggang paghihimagsik laban sa mga kasamang umiiral. Marami pang bayani ang hinihingi ang panahon. Kailangang lumaganap ang kaisipang sosyalista hindi lamang sa iisang bansa kundi sa buong daigdig upang matamo ang tunay at lubos na tagumpay. Napag-usapan nina Felipe at Delphine ang kasaysayan ng anarkismo at sosyalismo, ang pagpapalaganap nito sa Europa, sa Africa at sa Estados Unidos. Sinabi ni Felipe na ang ilang buhay na napuputi sa pagpapalago ng mga ideyang makamaralita ay kakaunti kung ipapari sa napakaraming tao na araw-araw ay pinahihirapan. Subalit matigas ang paninindigan ni Delphine laban sa anumang paraang maging daan ng pagdanak ng dugo. Sa kabila ng pagkakaibang ito ng kanilang paninindigan ay nagkaisa sila sa pagsasabi sa kanilang pag-alis sa libingan noong gumagabi na. Tayo na! Iwan natin palipasin ang dilim ng gabi. Ang banag at sikat ni Lope K. Santos ay tinaguri ang Biblia ng mga manggagawang Pilipino. Layunin ng may akda na ilahad na di lamang maaaring mabuhay ang tao sa pamamagitan ng pagyaman.